Kalagenyos, my name is Alvin Bautista of Explore Interlac. So for today's vlog guys, dito tayo sa Kranos Tarlac. So ito na yung pinakaunang branch ng Kranos dito sa Tarlac. So yung bagong bukas nila guys sa Capas. Ayan, kung naghahanap kayo ng wide selection of branded helmets and of course mga affordable helmets guys. Lalo ngayon, meron tayong mga naka 15% and 20% dito sa Kranos Tarlac. And kung gusto pumunta dito, open sila ng Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Tapos pinaka-location dito sa barangay yan, San Rafael, Tarlac City. Tabi siya ng Total Gasoline Station. And siguro yung pinaka-kilalang landmark dito guys, yung El Square Hotel. Papansin nyo, napakaluwag ng pinakapesto ng Kranos Tarlac. So, mas marami kayong pagpipilian na mga helmet brands dito. Siyempre, meron tayong mga naka-sale like 15% and mga 20% nila. Check natin dito. Ito yung mga 20%. So, hanggang katapusan ng July guys, naka-sale pa sila. Kasama natin si Ma'am Joycey ng Kranos Tarlac. So yan, tatanungin natin siya about sa mga helmets para kung may bago yung motor nyo or bago kayong nagbumotor, wala kayong idea about sa helmets. So papaliwanag ni Ma'am kung ano ba yung mga klase ng mga helmets ko, and then kung ano ba yung mga finish ng mga helmets. Ilang finish meron tayo sa mga ma'am helmets natin? Bali, meron tayong glossy type at saka glossy at saka matte. So, ayan, pag glossy guys, yan para shiny siya. Tapos matte yan, ganito yung pinaka itsura. Yes. Ano ba yung advantage ma'am kapag matte and glossy finish? Bali, kasi kung kapag matte, medyo kapag nagasgasan siya, ganun, hindi siya masyadong halata kasi. Mm-hmm. Pero kay glossy naman, ang advantage niya is madali siyang linisan. Ilang klaseng meron tayo sa mga helmets, ma'am? Meron tayong full face, modular, and then half face. Si full face natin is meron tayong mga available na dual visor and single visor. And then si modular naman is automatic na dual visor siya. Tapos kay half face natin, meron din tayo mga single visor and dual visor. Okay ma'am. Mostly ito ginagamit sa mga OBR natin. Yes po. Pakita mo ma'am paano yung modular. Okay. Ayan. Si modular guys, yan, ganito. Papakita ni ma'am paano siya bubuksan. Anong pagkakaiba niya sa full ito face? Ito si modular natin. Yes. So si modular natin, kumbaga pwede siyang i-half face. Ayun. So bubuksan mo siya dito, pipinch mo ito, and yes, then pa... May pedutan siya sa gitna. Yes. Ang advantage niya, kung halimbawa si si rider iinom, ganun, or may tatawagan sa cellphone, pwede so hindi na niya kailangan itanggalin yung ano niya, yung helmet niya, is itataas na lang niya yung harapan. And then kapag traffic, pwede niya itaas para makaingan lang konti. Po. Sa ano natin guys, ito naman yung pinaka full face natin. Yung full face kasi, diretso na sa ano, sa pinakaulo mo. Ganito siya. Pero dalawang klase siya. May single visor and dual visor. Mostly ma'am, sa mga naghahanap ng dual visor, ano ba yung pinaka-purpose? Bakit nagdo-dual visor tayo? Purpose kasi ng inner visor natin is parang sun visor kasi siya. Mm-hmm. Smoke usually yung kulay niya. Kasi para ano din sa init. Kumbaga hindi mo na kailangan mag-shade sa panloob. Ito na yung pinaka-shades mo. Para hindi ka rin masilaw. Yes. Mm-hmm. Yun yung pinaka-purpose. Yeah. Ayan. Thank you ma'am Joycey. Bye. Kung naghanap naman kayo ng mga tough box, meron sila dito. So meron tayong JB brand and meron tayong plastic dito. Tapos meron tayong mga alloy box. So meron tayong smoke brand dito. Meron tayong sec. Ayan. Kung naghanap kayo ng mga tough box para sa mga motor nyo, meron din dito sa baya. Kranos Tarlac. And ito yung pinaka tunnel bag na lalagay sa harapan ng motor or sa mismong tangke. Tapos meron tayong belt bag. Naghahanap din kayo. Sec brand. Same dun sa pinaka-tunnel bag nila guys. Tapos, yan. Body bag. Sec din siya. Sa mga other brands ni Sec guys, yan. Meron siyang I think raincoat. Meron siyang riding gears. Sec din. Mostly Sec yung mga nila guys. Yung sa mga riding gears and raincoat.
tapos mga bags. Yun, yung mga naka-plastic pala dito is mga LS2 brands na riding jacket. Ano ba yung mga makikita yung brands na meron dito? Mga helmet brands na in-offer ni Kranos Starlock. So, lahat naman ng Kranos guys, alos yung anong mga meron brand dito is meron sila. So, meron tayong Zebra brand dito and H&J yan. So, napakarami rin ano, mga design na pwede pagpilian. The other side yan, meron tayong Evo brand tapos mga Spider. Yung Spider guys, napakaraming ano, napakaraming design na pagpipilian. Syempre, dalawang finish pa rin yan. Meron tayong gloss finish and then yung mga matte finish nila. Available din syempre yung modular and mga full face sa helmets ng Spider. Other side guys, meron tayong ibang brand dito. AGB, HJC, tapos yan, mga Jilly brand. Marami rin kayo pagpipilian sa mga Jilly brand nila guys. So mostly naman sa mga naka 20% discount nila, mga SEC brand and SMK brand. Yan, mostly SMK guys dito sa ilalim. Tapos sa taas natin, yan, meron tayong mga SEC brands. Yan, meron tayong mga LS2 brand, tapos mga SEC. Marami din mga ano, mga design si LS2 dito na sa mga naghahanap ng mga wide selections of helmet brands guys. Punta na kayo dito sa Kranos Starlock. Kasama natin si Ma'am Aiko ng Kranos Starlock. Siya magpapaliwanag sa atin ng mga ibang motor accessories nila na binibenta dito. So, eto ma'am, ano yung mga ibang products na in-offer ni Kranos? Yes po, meron tayong Kobe Anti-Rain. Etong Kobe Anti-Rain po is ginagamit sa lens, sa labas po ng lens para kapag umuulan is hindi mag-i-stay yung tubig. Dire-diretso lang siya. May para siyang gabi. Alam niyo yung gabi na, di ba hindi siya nag-i-stay, yung dire-diretso lang yung tubig. So, gabi effect pa rin siya. Paano yung pag-apply niya ma'am? Bali, ang pag-apply nito is sa basahan muna. I-spray mo siya sa basahan, then ipunas niyo na po sa lens. Ito, sa outdoor ano yan? Outdoor yes, surface ng lens. Sa labas lens. Ng lens po si anti-rain. So, meron din naman tayong Kobe anti-fog. Si Kobe anti-fog naman is sa loob. Ganon din yung gamit, yung pag-spray niya. Sa basahan muna, then ipunas na sa loob. Ganon, para hindi nagmumoist yung loob ng helmet. And yung paggamit niya ma'am, so before kayo magbabiyahe, doon niya siya i-apply. Yes po. Ayun. So next natin guys, yan, meron silang helmet cam mount. So nilalagay ma'am, dito na siya so, mismo. So etong helmet cam mount naman, a SEC brand, dito siya kinakabit. Ayun. Para merong kapitan yung camera nyo, maganda siya para sa mga nagbablog or yung ano lang, yung mga nagbamotovlog. So meron din naman tayong CP holder, smoke brand siya. CP holder na to is meron siyang wire. Kinakabit siya sa battery, pwede kang mag-charge doon. Okay. So, next natin, itong pang-spray. So, meron silang disinfectant spray. Paano siya, ano, ma'am, ginagamit? Ito naman, K6 Protect Disinfect Spray. Product siya ni Kranos. So, ito is liquid. Pwede mo siyang i-spray direct sa foam. Pwede din namang direct sa shell. Mismo outside ng yes, shell. Yes po. Panglinis na siya. So, pwede siyang i-spray, guys, dito sa shell para pang paano, papashiny. Yes. And eventually, pwede rin siya dito sa foam. Pang disinfectant naman. Na so, dalawang klase, ma'am. Yes, yung isa. Meron din namang Kobe product na helmet disinfecting foam. Ito naman, pagkakaiba nila is ito bumubula. Ito naman liquid siya. Pero parehas lang sila ng gamit. Ito, labas and loob lang din ng helmet. Maganda rin kasing gumagamit nito para hindi na maglalaba. Kasi pag laging nilalaban yung foam is mabilis numipes. Eh, dapat, di ba, ang foam medyo fit sa face para mas safe. Yes, tama ka doon. So, meron din naman tayong Kobe tire sealer para sa mga bigla ang napaflatan, ganon, para sa emergency na gamit. Meron din naman tayong Motul Oil Scooter 40. Ito naman is pang change oil para lang siya sa mga scooter. And mga ibang makikita niyo products ni ano guys ni Kranos. Ito mga safety gears nila. So ano itong mga safety gears natin, ma'am? Yes, meron din po tayong knee pad. Bale, ano na to? Pwede din siya sa elbow tsaka sa knee. Ano na siya? Dalawa na. Tapos meron din naman tayong stainless. Yan. So dalawang klase, plastic tsaka stainless. Plastic tsaka stainless. So, meron din naman tayong bonnet. May mga customer na gumagamit din nito para yung pawis is hindi dumadiretso sa foam, ganun. Kasama naman natin ngayon si Sir George. Si Sir George yung magpapaliwanag sa atin kung paano ba yung mode of payments kapag mag-avail kayo ng mga helmets dito sa may
Kano, Starlock? Yun mga Starlockers, sa mga naghahanap po ng mga quality and affordable helmet, punta na kayo dito sa Kranos Starlock. Sa mga naghahanap po naman ng installment, meron po tayong home credit and Atomy. Sa home credit po, meron po tayong kailangan mo ng 2 valid ID, then 50% down payment. Na meron po tayong 6 and 9 months na term sa home credit. Samantara sa Atomy naman po, mayroong 3 months po. Zero interest po si Atomy. About si home credit, sir? 0% interest din. Si home credit naman, with interest po tayo dun. Pero andyan pa rin ba yung promo nyo na yung pang 9 months? Yes po, sir. Available po yan kung yung pinili nyo yung term is 9 months po. So, yung pang last month nyo, pre, na basta updated sila sa pagbabayad. Basta up-to-date po kayo magbayad. So, parang wala na siyang interest kapag gano'n, no, sir? Parang gano'n na, sir. As of now po, may ongoing pa rin po ang sale natin sa mga naghahanap po ng, ano, ng extra discount. Mayroon po tayong nakasale. Ilang percent, sir, yung mga sale natin? Mayroon po tayong 10 to 20% discount po sa mga item natin na nakasale. Tapos sir, just for example, nag-avail ako ng mga naka-promo nyo. Kapag nag-installment ako, applicable pa rin ba yan? Yes po, applicable pa rin po siya kahit kay Home Credit or kay Atomy. Yan guys, sa mga naghahanap po ng quality and affordable helmet, punta na kayo sa Kranos City Tigers. Dito lang po sa San Rafael, Tarlac City. Yun, talagay nyo, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyong kalimutang i-share ang video to para malaman ang ibang katarlakayas natin dyan. Itong Kranos Tarlac dito sa may Tarlac City guys. Yan, mga ibang branches ni Kranos guys, meron siya sa Pampanga. So meron tayo sa Mabalacat, Angeles, San Fernando, Magalang, Arayat, and Mexico. So outside Pampanga guys, ito na nga sa Tarlac, si Kranos Tarlac, and then Kranos Capas. Meron din tayong Kranos Gapan and Kranos Bataan. Ito sa lahat ng po, gustong pumunta dito sa Kranos Tarlac, open sila ng Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. So until our next vlog, peace out.